Yeah. Nabalitaan ko sa mga periodista na di umano yung aking party list daw ay nagpulong at pinagbutuhan na ako daw ay expel sa partido. Ako naman po ay nagtataka kung paano sila magkakaroon ng ganyang pagpupulong na hindi ba lang nagbigay ng notice sa akin. Ako po ang first part nominee ng party list ng Kabayan. Ako po ang mukha ng Kabayan ng huling eleksyon. Bago po ako pumasok sa Kabayan, 110,000 boto lang nakuha nila. Nung ako po ay na talagang first nominee, 860,000 po ang nakuhang boto ng Kabayan. So, ngayon po malinaw na wala pong kapangyarihan yung nagpapanggap the board para ako ay sipain o patagsikin sa aking party list. Dahil po 860,000 ang bumoto sa Kabayan na ako ang mukha ng party list, paglalaban ko po ang karapatan ng mga bumoto sa party list na yan. At dahil po dito, ako po ngayon ay nagsampa ng isang petisyon sa COMELEC upang tumawag ng Kongreso sa party list ng Kabayan at upang ideklara na null and void yung resolution na inadopt ng nagpapanggap na Board of Directors ng Kabayan Party List. Ibig sabihin po, ang issue kung sino talaga ang tamang board ng Kabayan Party List ay ngayon po nasa jurisdiction na ng Commission on Elections. Hindi po ako matatanggal sa Kongreso dahil kinakailangan munang alamin kung sino talaga ang tamang board ng Kabayan Party List. Pero ulitin ko lang po sa pagkakataong ito, hindi wala po akong notice sa kahit anong meeting kung saan ang pag-uusapan ay ang pagpapatagsik sa akin. Hindi naman po ata tapang yun. Lalo na ako po ang first nominee ng Kabayan Party List. Kahit anong notice po para sa kahit anong meeting, paghalal ng kapalit na Secretary General, paghalal ng mga Board of Trustees, wala po akong nakuha. And yet ako po ang first nominee ng Kabayan Party List.